And hello guys, good afternoon. So today is April 20, 2024. So welcome back sa Video Car Repair. So we have a repair today. This is a Gigabyte 3070 8GB Eagle version. So this is not a black. Okay, so we start repair. So I already removed the screw. Okay, as you can see, ito siya. Yan. So, according sa customer, this is no power. Computer not turn on when the video card is plugged in. Okay? So, first, we need to check using diode mode. Okay? Okay, let's try. Okay, let's clip the... Okay, so let's proceed to diode mode. Okay, this is the diode mode. Ayan, as you can see. So, hindi masyado ganun kalina, but I think nanilag siya. Ayan. 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 So, as you can see. So, nagre-reflect pati yung aking sarili sa mic tester. Okay, so, check na natin. So, always. So, need to proceed to 3.3. So, as you can see, may reading tayong na aninag. So, as you can see, yan, no? 3.3. Yan. So, may aninag tayong 0 po sa, ano, 3.3 volts. So, 12 volts. So, goods naman yung 12 volts natin. But according sa customer, is shorted. Okay. So, next natin ang 12 volts dito. Ayun. So, nandito, may shorted tayo dito. Ibig sabihin dito sa ating isang 12 volts rail, shorted. So, next 12 volts. Ayan, good yung ating next 12 volts. So, check natin ito. This is, I think, this is a 5 volts according to orientation. This is a 5 volt. So, memory. So, check din natin. Baka shorted. Okay, as you can see, may reading tayo sa memory. Okay, next, memory. Okay, it's good. So, mayroon tayo dito isang MOSFET. So, ito ay 1.8. Siguro, ito ay 1.8 sa tingin ko kasi isa lang yung nandito sa taas. And this is 1 volts, okay? So, as you can see, gamat may buzzer sound, but working po siya, as you can see naman may reading. So, yung fix reset, so check na natin dito. Yan, so good naman, may nakikita akong reading, okay? Okay, so okay, good. Okay, good. So, yan. So, ang next natin gagawin ay... Painitin ko yung hotter dito. Yung ating preheater din sa likuran. Okay? So, gumita natin ng preheater para mas maganda. Pero hindi naman siya ganun ka, no? So, kahit hindi na siguro ng preheater. Okay, huwag na yung preheater. So, kaya na ito ng ano lang, hotter. Okay, so, natin yung hotter. So, microscope inspection natin para malukit natin yung problema. Okay? So, let's check using microscope. So, okay. So, reading tayo. Dito yung shorted natin sa isang coil na to. So, wala tayong bull beauty schematic na gamit as of now. So, no unit to inspection. So, ayan. As you can see, so, marami po siya. Ayan. Ayan na, madumi siya. Ito. May dumi. So, ibig sabihin, nilinis na rin ito guys ng customer. Napapansin nyo, wala na yung masyadong mga dumi-dumi niya sa ginalaw. So, siguro nung ginalaw, lalo nag-short circuit. Tapos kung mapapansin nyo dito, ayan o. Diba? Halos yung lupa na yun nasa palibot na po siya ng mga MOSFET. So, delikado na po talaga itong i-plug. Lalo't napapansin nyo, black dust po siya tapos basa pa. Ano na yan? Magkakaroon na po siya ng short circuit kung mapapansin nyo. So, wala naman tayong shorted siguro dito. Tingnan natin. Linisin natin itong ipahagi na to kasi baka ito malimit mag-shorted eh. Part ito yata ng part yung pasensya ng BRM kasi nakabukod naman yung memory. Ang memory niya kasi ganito yung MOSFET na ginamit. Yung ano lang. So, single MOSFET. Hindi pa siya, ano, yung tinatawag na BRM. Driver MOSFET. So, ito yung mga BRM. So, mapansin nyo. Ayan. Oh. So, isa-isayin natin mabuti. Tapos, tingnan natin kung sino yung may tama. So, ganito,
So maganda tong klaseng MOSFET na to, BLN, no? Kasi this is nagpapakita po kasi ito ng shorted. Ayun, so may nakikita tayo dito, guys, ito. So sa tingin ko ito ang shorted, so ikisa na natin. Okay, so lagyan na natin ito ng marking. Okay, so BLN na ito, guys. Ito yan. Sa pagitan ng dalawa. Yan, para makita na isang tama. Okay. Kasi meron ako nakita dito, guys, para siyang something, ano. Lumabas yung kanyang bulsa, no. Napansin nyo, natanggal siya, yun. So, ito yung shorted. Possible yan. So, magagawin natin dyan. Yan ang i-remove natin. So, sana yan, isa lang. Yan, okay. Satin na natin dito. So, I think, hindi yan. 12 volts rail yan pag may lumalabas na ganyan. Yeah, so entrance. Ito ang kagandahan ng ano, guys, Omega yata to, alam ko Omega, parang something ganito. Alpha Omega to, guys, Alpha Omega. Yan, maganda tong MOSFET na to, guys, kaysa dun sa actually maganda rin naman yung MOSFET ng Texas Instrument. Ayun nga lang, ang problem nga lang dun sa Texas Instrument, kapag nagkakaroon ng short circuit after repairs, ay yung ano, after sales, halimbawa, ganito second hand na, or napas na sa warranty. So, hindi yung Texas Instruments siya. Pag nagiging shortage siya, guys, kasi ito lahat ay, guys, ay kukunik-connected lang. Kaya pag nag-tester ka dyan, lahat yan makikita mo shorted. Hindi niya pinapakitang siya lang yung shorted. Itong palatandaan lang na kapag nag-blow siya, nakita mo yung shorted. Sa Alpha Omega, at saka dun sa ibang, ano, sa SIC, Alpha Omega, Texas Instrument, yan, yung mga ganong, ano, ano siya, hindi siya nagpapakita ng mga shorted. Based on sa experience sa pagre-repair ko, guys. Okay? So, yan yung atin. Isa lang yung nakita ko may something, ano. Pero lahat din siya may, I think may tama na, guys. So, yung ating CPU. So, okay naman. Walang crack. Yan. So, ang problem lang dito, guys, ang malaking mag-problema lang natin dito, nagbabackjab itong ganito, yung, ano, yung mga repairs natin sa mga Gigabyte, mahilig siya nagbabackjab after repair. Ito lang yung medyo masakit sa Gigabyte. So, ang nangyayari naman dito, guys, kapag pinalitan mo siya after backjab, nag-o-okay na siya, nag-normalize na. Yan. Kaya lang, mayroon masakit dito. Minsan, nag-another backjab na naman siya. So, ibig sabihin, ang mga Gigabytes version, kailangan mo pang magpalit ng PWM para maging normal. So, nasubukan ko na yun, guys, kaya nagpalit ako ng PWM ng ganito. Nag-normalize na siya, guys, nung pinalitan natin. Ito yung PWM niya. Yan. So, pero ano naman, hindi naman siya palaging ganun ang pangyayari. Yun nga lang, mahilig. Ibig sabihin, sa mga successful rate natin, so, yun ang isang pinakamasakit sa ulo. Yan, PWM. Pero as of now, hindi tayo magpapalit ng PWM dahil may sarili ang firmware. At, simpre, mahirap. Hindi pa tayo nga nagpo-program dahil wala naman tayo mga special tools para dyan. Okay, so, ito yung proceed natin. I-remove natin itong isa na to para makita natin wala na ang shorted. Okay? So, proceed tayo sa heating process. Okay? So, kailangan natin ng flux. Kailangan natin ng panghigop ng init. Huh? So, kailangan natin ng temperature. Kailangan natin itong ano? Para di maano yung mga temperatura. Mag-proceed ng heat. Ito kasi, nagka-crack din kasi ito, guys. Yan, nilalagyan ko siya ng ganito. Kaya lang, medyo malaki ito. So, ayan. So, sa importante dito, itong kabila. Ayan. So, itong isa na to. Ayan, kasi ang problem dito, itong mga ganitong version ay pumuputok pa yung kapasitor. Sana hindi pumutok yung ating kapasitor. Kasi mahilig sa mga ganito, guys. Pumuputok pa yung kapasitor. Ayan. I think i-open ko na lang siguro itong isa para hindi mahirap yung aking nozzle. Kasi medyo malayo naman ito eh. Itong mga kapasitor na nandito. Medyo malayo naman. Ayan. So, kaya-kaya naman itong ating coil. So, I think kaya naman niyang i-execute. Pero tingnan natin. Hanap tayo dito ng panalag. Kasi masyadong mataas, tapos sisikip din kasi yung ating hot air nozzle. So, yun na lang kabila. So, tsagain natin siya, guys.
Yan, we need to proceed. So, sa ating repair. Yan, so, yung ating bloated MOSFET ay nasa baba. So, ang pinaka-the best ay pababa din. Biliktarin natin siya sa yung position natin ay ganito. Yan, para pababa din yung direction. Mas makunti sa baba. Okay, so using temperature sa 500. So, huwag natin masyadong itapat dun sa ano, dito sa mga capacitor kasi nagbo-bloated ito. So, remove natin to guys. Okay. Hindi ko nabuhay. So, wag lang natin babasahin yung ano, itong ano, para hindi mag-crack. Sana hindi pumutok. So, pag pumutok, yari tayo. Yun. Okay. Job is done. Okay. So, testerin na natin. So, hindi ko pala na-prepare yung ano. So, tanggalin ko muna guys yung ano. Bago natin testerin. Yung ating tinatawag na ano. So, taasan ko yung temperature. Kasi habang malambot pa siya guys, pwede mas maganda siyang tanggalin. Yung nandito. Mas matatanggal ito. Ayan. Mahirap na kasi siyang tanggalin kapag so, wala din natin masyado matanggal. But it's okay. So, babalatan siya masyado. So, kasi hindi siya pwedeng mabalatan. Bagamat ground din yun sa dulo na yun. Okay. So, linisin lang muna natin. Masyado na siya madumi guys. So, lagyan na lang natin siguro mamaya na. Bali, hindi natin siya guys pwedeng isalpak after placement ng parts. Kasi unang-una,
ay maramadumi siya. So, testerin ko lang siya, mabilisan. So, using diode mode. So, yung ating shorted ay dito. Ayan, so may reading na tayo, as you can see. So, shorted is gone. Ayan. Sa 12 volts rail natin. Shorted is gone. Okay? Ayan, so okay na. Ang reading ay ganun. Ayan, as you can see, may reading. Okay? So far, so good. So, next proceed tayo sa replacement ng MOSFET. So, lagyan natin siya ng malambot lang para hindi masyado pumutok na yung mga kapasitor. Lagyan natin siya nito. Yan, pampaganda to. Yeah, so, MOSFET pala. Wala bang MOSFET? MOSFET? So, not presented pa. Okay. So, asa na yun? BLNO? Ay, naku, wala na yata. Ay, patay tayo dyan. So, wala na tayong MOSFET. So, sold out na ang BLNO. So, hindi ko alam kung saan ako kukuha. Ano to? Ay, LNO na. Ayan, so mayroon tayong problem. So, wala na tayong BLNO MOSFET. Pero marami tayo nun. Okay, okay mag-alala. Okay, so kailangan ko lang siyang hanapin. Okay, nakita ko na. Ang BLNO MOSFET. So, kukunin na natin siya dito. Ayan, so this is a BLNO MOSFET. So, proceed. Kunin na natin siya lahat kasi masayang yung heat nating in-apply. So, this is all goods. Okay, pag maano, mainit, mabilis siyang tanggalin. Mas madali. Mainit na yung PCB. Okay, good. All good. It's time to remove. Okay, before we start, so we need to check that the MOSFET if good or not. Okay, so using diode mode again. So reading natin siya para masik natin kung siya ay good or not. Okay, ito may reading tayo. Baligtarin natin siya. So wala, mawala. So between that, meron. So meron. Okay? So far, so good. Okay? So let's make sure may init pa to. So ilagay na natin. Okay, this is the same. Okay, this is a PLN, no? So yan, so testingin na natin.
Pipiliin na natin. Ready in place. Ayan. So, ilagyan na natin siya ng flux. Ayan. So, grabe tayo ng panghinang para tanggal natin ito siya. Ah. Okay, so ang gagawin natin dito guys ay i-cleaning. Okay? So, pinaka-dabing solution ay cleaning. I-cleaning muna natin siya bago i-testing. So, actually, nakakalimutan ko na pakita dito ng mga evidence na card is working. Noong mga nakaraang araw, meron akong mga ni-repair sa may video pero hindi ako napag-provide ng test result. Okay? Pero may uploaded naman tayo sa ating Facebook. Yan. So, nakikabit ko na siya guys. Ayan, as you can see. So, palis naman yan. BLN, no? Same specs po. Wala, ang gagawin ko na dito guys. Ibababat muna natin. Kasi kailangan natin siyang linisin. Yan, kung mapapansin nyo. Ayan. So, testingin ulit natin. For the last time. So, testing ulit natin kung shorted pa siya. Ayan. So, as you can see, may rating tayo 0.4,000. 0.4,000. Yan, as you can see. So, yung ating shorted is missing. Wala na. Okay, so, pwede na siya, guys, ibabat. So, dahil madumi ito, guys, so, kailangan natin siyang i-execute ng cleaning process. Ang pinakamagandang ginagawa ko dito ay para mawala yung mga dumi. Kasi minsan, nahirap siya matanggal dahil basa. So, ginaganto ko siya, kine-cleaning. Kasi pag mas mabilis yung spin ng clang cleaning natin, mas mabilis matanggal yung dumi. Sobrang dumi niya guys. So, you can see. Okay. Sobrang dumi niya guys, may mga ano siya, yung black dust na nabasa, na alikabok.
So, yun yung dumating din na nakakasira ng PC o ng video card. Okay? So, update ko kayo later guys for stress testing or for checking na may display na yung ating unit na ginawa. Okay? The card is shorted. So, we need to babad muna for cleaning. Ultrasonic. Okay? So, update ko kayo later. And guys, so ito na yung ating ano na ultrasonic cleaner na natin. Nalinis ko na siya guys. So, papakita ko na lang sa inyo kung okay na siya o hindi. Okay? So, yan. I-set up po na rin siya, guys. So, nilagay ko na yung ano. Kasi ito yung nakatornilyo kasi dito. Kaya, ready to fit siya para tingnan natin tornilyo. Okay? So, ipiplug na natin siya. Then, using ano natin. This bench camera. So, nagkaroon na naman ng error. Okay? So, nagluha na, sira na yung aking camera. Wait lang, guys. So, naglo-lock ko siya. Deactivate. Then, activate. So, ayan. So, as you can see, guys. Ayan ang camera ating ano. So, let's play. So, let's turn on. Ayan. So, as you can see, power on. Ayan. So, GPU is pan spinning. As you can see, there's DC bench. So, check natin kung may display. So, wala yata ang display. Oops, ay wait. So, wait lang guys. So, nag-detected siya. Patayin natin. Mali pala guys. So, hindi ko pala naisalpak yung kanyang, ano. Ito. Kaya siya. No display. So, pasaway. So, let's turn on again. Ulitin natin. So, okay ba? Nasalpak ko ba? Hindi ko pa pala siya guys nasalpak. Power on. Ayan. So, let's check. Kasi DC bench. Okay. Oops, not-detected pa rin siya. Okay. Wait lang, guys. So, not-detected. So, turn off natin. Ayusin ko lang yung saksak. Bakit siya? No display. Nagalaw ba? So, ayusin natin siya. Ayan. Yeah. No display, ah. So, try natin tong saksak bunot. Kasi bagong ultrasonic cleaning siya. So, baka naapektuhan. Okay, ulit. So, try again. So, turn on. And let's power on. Power on. Okay. Spinning. This bench. Okay. Not-detected siya kanina. Bakit kaya? Okay. So, not-detected. So, bakit siya? No display. So, ang ating cable, baka nabunot. Okay. So, ayusin natin ang cable. Still no display. So, pero may ilaw yung ating numlock. So, patayin natin siya, guys. So, I don't know. Bakit siya? No display. So, mukhang hindi success ang ating repair. Ano, ultrasonic cleaner ko na to, guys. Okay pa ba to? O, papalitin na. So, USB. Nakaplug ba siya ng maayos? Okay. So, nakikita natin siya ng problem. So, try natin siya i-plug again. So, lipat natin ang port. Kasi minsan madumi lang siya eh. Yan. Tapos, lagyan natin ang cooling system. So, try again. Power. So, let's power on. So, try again natin. So, saan nyo? DC bench. Kung magdi-display o hindi. Ayun. So, mukhang meron. Ayun, guys. So, meron na siya. Ayan. So, super naman. F1. Okay? So, oops. Yun, meron na siya, guys. As you can see. So, we have a display. Ayan. So, fan spinning. So, naka-plug. So, hindi... Nakalimutan natin pala siya i-plug kanina. Tapos, pinalag natin at detected. So, yun, ayos-ayos lang natin. Kailangan kasi ayusin. Kasi ito ay, araw-araw kasi natin ito ginagamit. Kaya, minsan, kailangan talaga ayos yung mga plugins. Tapos, yung mga port natin, pagkatapos ng ultrasonic cleaning, so, kailangan siyang gaskasin na yung saksak bunot para maging ayos. So, far, okay na siya, guys. So, try natin dito sa ibang port. Ayan. So, may display na siya. Let's turn up. So, as you can see naman. So, sa isang camera, guys, nakikita nyo naman. Ayan. So, ilipat natin. Switch. Ayan. Para makita nyo na lang. Ayan. Kasi walang ano yung camera yung ating isang ano. So, let's power on.
Okay, power on again. So, nilipat natin siya ng port. Yeah, so tingnan natin kung magdi-display. So, kanina kasi na-detected or hindi, ano, hindi nagdi-display. Ayan, so makikita nyo, may display na siya. So, meaning, it's perfectly working. Okay, so ayan. So, as you can see. So, we have a display. Ayan, you can see. So, detected natin yung video. So, ayan na lang guys. So, wala pa kasi itong, ano, kailangan pa natin magpa-prove ng thermal pad. So, power off na natin. Ayan. So, okay na guys yung ating service repair. Okay? GPU is working. So, pag ganito guys, okay na yan. Sure. Sure na 100% working from no power with display na. Okay? So, success na po yung ating repair. So, ito po ay bibidyohan ko na lang sa cellphone din. Kung kaya ko pang isama dito sa video na to, sasama natin. Pero minsan kasi hindi ko siya naisasama kasi nga lately na yung ano, sa cellphone siya. Tapos ina-upload ko siya sa Facebook. Then dinidelete ko din agad yung sa phone. Gawa ng ang phone ko ay lumang klase. So wala pa tayong kita sa YouTube. Kaya hindi pa makabili ng cellphone. Okay? So yan. As of today guys. So our repair is success with working na po. Okay? So waiting na lang ako for approval sa may-ari sa price ng thermal pad. Okay, so kailangan na po kasi natin siyang palitan. Ayan, kasi po, sobrang ng dumi nito. Mas you can see naman, maitim na. Ayan, no? Ayan, kasi sinubukan na rin na may-ari mag-replace. Ayan, may dumi na siya. Kailangan natin siyang palitan. Hindi ko alam kung second hand lang yung nabili kasi napakarumi. Ayan, so guys, yan ang ating update sa video car repair. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you in the next repair. Bye for now.